ako yung galawan nila. Pero hanggang kailan kaya nila ma-hold dito? Look at that, on to the mid, yung rotation nila para sa Bren Esports. Very aggressive dito si Semi. Tignan mo yung payong, oh, yung payong kapatid. Ang sakit. Yung Atlas. Si real talk ng payong kapatid dito ni Carl Weasel. Look at that. Abyssal Arrow hindi nag-connect. Yung Atlas daw, tignan natin. Sinisimulan niya na yung ano natin yeah dito. Ito yung ano, ito yung isang mask lang na rotation. Yung tinitignan ko kanina. Pag guys, tingnan nyo ha. Pahita may item. Yan yung one mass rotation. Tapos nakadikit lang lagi. Isa na sa Bren Esports. Bren tayo tumutok so, guys. Ayan o. Nakadikit lang lagi yung support niyan sa core nila. So, kailangan na yung switching niyan. Dapat pupunta na sila sa crab eh. Right after that, pupunta sila dun sa crab bottom. Ayun yes na. Gagawin na nga. Kasi sakto malaking crab ata yung lalabas dyan. Ayan o. Diba? Tapos magsiswitch itong tank dapat papunta naman sa mid to get all the experience. Tama. Yun ang tinitignan ko. Ay, hindi, go sila sa top. Mm-hmm. Ayun, ang ganda rin ginawa ng ano, ng Kingpins. Alam nila yung rotation. Ngayon, binilisan lang nila yung pagbasag. Ayan, nasira din rotation ng ano, ng Bren Esports. Oh. Nagahan na nila. Sabi lang, napanood na namin yan eh. May gumawa pa nga ng video about sa rotation. Yan, sabi dito ng Kingpins. Parang nag-e-echo ulit ako direct. Pero yan na nga dito. Semi-focus fire dito sa may crab coin natin si bandang top. Nira dito, Carl TZ with the payong. Hindi pa niya hinahagis dito ah. Pero dito si Dector Santinas together with a perfect match na agaw ni Carl TZ. Ang crab coin na pinaghirapan dito ni Semi. Nakadalawang ano pa siya, Fever. Ay, hindi. Dalawang crab pero magkaibang hero dito. Tinamaan naman Avatar of the Guardian. Sinalo! Sinalbak si Pune! Asya na po sa Pune! And napitas para ata susunod dito si Wave as well as Rebo sa RR as well. Ayan, Rebo and Rave nagkapatayan sila dito. 3-1 ang ating score in favor of Kingpins. Kailangan makabuelo pabalik dito ang Bren. Yun nga, nag-shadow kill and then quad shadow patakas lang din dito si Shemi. Ganda. Carl TZ here securing another objective which is the Little Wonder. At the same time, si Semi, hindi niya na rin pinakawalan yung isa pa ang paring dito natin. The Turtle is up for grabs na dito, guys. Look at the position given by Bren Esports here. Apat kami ang bato, ha. Isa nakaabang doon sa may bandang bush. Pag may pumasok man, i-RKO niya papasok yan. At na-secure pa rin naman ni Funeral ang kanyang Turtle Buff. Ayan na, buhay belo na ang Bren Esports. Good D, or I mean, good defense coming from Kingpins. Hinihintay ko lang kung paano gugawin na ito nila, ano, nila Semi. Kasi itong Hayabusa, medyo ano to, single pop hero to eh. Kaya lang niya pumatay ng isa. Or sama o dalawang kalahate kung maganda yung tama nung ano niya, nung shadow kill. Parang ano, kumbaga, isang beses lang yung wow factor niya. Pag na waste niya na yung ultimate niya, after that he's nothing na magagano. Meanwhile, ko i-compare mo kasi kay Funeral, although na ma-waste niya na yung mountain rocks niya doon or yung mountain shocker niya doon, pero hold that on to that with the shadow kill together with Chevy dito, hindi pa naging sapat pero magiging sapat pa nga ba turn around kill for them. Pero sa Funeral, binigyan ng Funeral dito ang ating Hayabusa Magic Gear with the Funeral. What is that? It's bang! Sinalo ng buong lasing gamit yung kill, make it a triple kill for Funeral. Binibigyan niya ng puro dito ang mga miyembro ng Kingpins. Suave, that's a level 8 Funeral, or I mean that's a level 8 YSS compare sa level 7 na Hayabusa, and that's a huge kill, triple kill and another turret na kuha pa for the side of Bren Esports. 5-4 ang ating score, pero yung gold lead, di ba? 200 lang para sa side ng Kingpins. Pwede pa nilang ponduhan tong mid. A very strong rotation coming from Bren Esports. Ayun na, sinuntok na para makakuha ang another turret for the side of Bren Esports. Medyo na amisa ko na. Yung mountain shocker pala dito ng ating YSS. Umaabot kapag lumalabas ng mapa yung ano, si Parsa natin. Umahabol din pala yon. So, wala siyang takas pag tinamaan siya natin. Nalagat
Valdez, ha? Here, di ba, ano, Misal Arrow, just to disconnect yung payong niya, pero it's not enough pa nga, na-take daw siya dito ng Alistina, pero nakuha pa rin naman yung Love Funeral, ang ating Turtle dito with a Yabusa. Yun yung malaking difference, guys. Kahit normally, normally na lang dito, basic attack ni Funeral, yung mga members sa Kingpins, mas pa rin eh, it's a marksman pa rin. Carl T is here trying to protect the middle lane turret of Bren Esports. Look at that, payong kapatid din na, bato-bato lang dito ni Carl T. Serves as a dual purpose ha, pang damage and pang wards na rin sa bush, in case of a ambush coming from Kingpins. Alam mo, Atina, napaisip tuloy ako, diba sabi mo yung mountain shaker, nasusundan yung ano yung Axa, diba? What if nag-unstoppable force ka? Lumabas yung Barsa. No? Parang hindi aabot. Parang nakita ko na yon. Babangga lang sa pader. Ah, babangga. Kala ko aabot ka din dun eh, no? Sungo sa kaalo. Sa mismong laman ng kapo. Yun, maganda na to. Hindi makakabalik yung Johit natin pag nag-unstoppable force dun. Pero look at this, ha. Another objective taken down by Bren Esports. They are getting their groove back with the 18.5k gold lead versus the 17.4k gold lead dito ng Kingpins. Abyssal Arrow, although nag-connect, hindi pa rin naman gagawin to na side ng Kingpins. Too crucial. Dire-reserve talaga nila yung mga skills nila dito. Kasi, yung skills nila dito, it's a one-time, big-time clash. Mm-hmm. Ayun, inaabol na siya dito ni Masha. Kala ko tatalunin dito ng Masha. Eto nga, Hayabusa. Ang gusto ko makita, yung quad shadow kaya is enough to kill a Masha with a 3-bar setup. Yung kanyang buhay or hindi. Yun ang gusto ko makita eh. Interesting ha. Later on, makikita natin yan ha. Pagkiginow dito ni Shemi, the Hayabusa. Mountain Shocks dito nilapag na rin ang ating YSS. The turtle is up for grabs again. But this time, gustong i-contest to na side ang Kingpins. Feathered Airstrike, kinasa agad dito. Too early for me ha. Kasi wala naman tinamaan siya dito sa side ng Bren Esports. Abyssal Arrow with the Avatar of the Guard. Yung mula tinamaan to na yung germs lang. 99.9% ng germs dito. Yun ang sinasabi na doon, wala mga huli dito. Hulado, si Kertisi, pero they're trying to go for the micro play. Atras, Abante, juggling the damage. You're able to take down the turtle. Three-man member, Kingpins, is out and they're trying to hold. Etong si Gatot and another easy triple kill para sa side ng Bren Esports. Kaninang triple kill, napunta kay YSS. Sumunod na triple kill, napunta naman kay Masha. Opo, ito yung ano natin, Rookie of the Year last year, ngayon Rookie of the Year na dito si Mlbb natin with the number 5 for the IGN. Look at that, ha? Resources here and even the objective kinukuha na lahat ng Bren Esports. Nako. Pero din sa comment section, nagigigil daw si Madam Icy. Bakit nagigigil si Madam? Kayo talaga guys eh. Alam mo naman yan si Madam eh. Laging high blood yan. Ano nga ulit pangalan nung ano niya, nung alaga niya? Yung baboy? Si Bobby. Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Yung kwento dito si Property ah. Pero comment nyo guys yan. Makipagkwentuhan kayo sa yung alaga ni Icy. Oh. Ano nga pangalan nun nung baboy ni Icy? Ayan, comment down guys kung ano yung pangalan ng pangalan Bobby Duty IC. Pero look at this, Way of the Dragon nag-connect dito kay Majon. This gives the opportunity for Bren Esports to go for the kill. Perfect match, pero hindi din naman kinasa dito ni Dexter. Abyssal Arrow, iniiwas-iwasan na lang dito in your face ng Bren Esports. Another objective down dito sa second lane of defense sa bottom lane na Kingpins. Oy, kala ko tatamaan pa dito, pero nakaligtas pa ang side dito. 8-11 ang ating score. Success. Ang galing naman sumayo na ito ni Cartesi. Ang hirap din hulihan ng ano no? Ng pana. Si Peppa Pig. Hindi eh. Oh! Hindi Peppa Pig. Dito sumama. Kumunik na rin ang kanyang arrow. RKO sa Mopa. Fed to Earthstrike to meet. Dalawang sumalo. Pero it's not enough. Up to the guard and controlling this Kagura. Cartesi will fall. Kapalit naman dalawang miyembro. Hati-hati tayo sa damage. And look at that. Limbo. Kapalit naman ng side dito ng Bren Esports. Last Insanity pumitik na nga. Lumalaban dito. Kingpins, 4-man down. Let's make it a wipeout. Gustong sagot dito ng Bren Esports. Bang! Triple kill na naman. That's triple day for today. First wipeout for this round pa nga, Profi. Masabi ko lang ha, si Ribo doon, very commendable yung ginawa niya. He waited for the Farsa na itanin yung Feathered Airstrike na siya kanya nilikuran. He goes for the backlane offense of Kingpins.
pala mo dito. Sige, simulan na even na mag-isa dito sa funeral. Yung atlas natin nakaabang lang. Pag meron mga nag-contest dyan, siya kanya i-RKO papasok. Lord has been slain uncontested by the side of him. Ayun, lagi muntikan lang eh, no? Yung paputok dito ni ano ni Majo. Maganda rin yung item ni Majo. This is a very strong item para kay Majo. Clock of Destiny. Lightning Plancheon. And I think next item is a Holy Crystal or kailangan nila mag I don't think so necklace, hindi naman masyado pang kailangan. Oo. Ayan. Dito makikita naman natin, napansin ko pala wala pa masyadong buhay ni expert natin pang damage, kaya pala pag naglalasin sa atin niya, parang pakurot pa lang. Ininuan niya yung immortality this time around, Prof. B. For Hayabusa naman, he went for the Blade of Despair, going for the endless battle pa lang siya dito. Bloodlust as sabihin na dito ni expert using of damage, kaya that feathered air sex na sa, pero back away na lang din muna this game para sa YSS natin. Ito, sir? Araw, okay, hindi magko-connect. Ay, bakit ganun? Medyo nawawala na tayo ng ganun pabilis ang buhay. Si Crown is back, sumalpak sa wala. Crown is back, is down. And eto na, si Vinegar Pusit, joining three members of the rest of the Kingpin. Another arrow is connected, walang follow-up. Semi will fall. Yan yung sinasabi ko eh. Kulang ng panapos. Yes. Having the Hayabusa, one trick pony nga eh. Pagbitaw ng isa, wala ka nang susunod. Hindi ka makaka-normal dyan sa gangster ng mga yan. Tama. New brain normal damage. Even under the vast militar of Kingpins, minaka pa rin ang Bren Esports.